Hello po, Ethan Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. Ayan po, welcome ulit dito sa ating live update. Kasama muli si Ms. Dean dito sa atin sa ICSA Kuwait City Branch. So, ayan, may kasama na naman tayo ulit sa isa sa mga nagtapos dito sa atin sa UK Diploma in Health and Social Care. So, ayan, kung nakikita niyo, may hawak ko naman siya ng credential at saka nakatoga na rin siya. So, ayan, no? So, ma'am, pwede ka pong magpakilala sa ating mga manunood? Hi, good morning po. Ako po si Ms. Criselda Tapaling at saka Pilipina po ako na nandito sa Bansang Kuwait at nag-aaral ng social health care. Yun. So, ilang taon ka na dito sa Kuwait? 5 years. Ah, 5 years. Yes. Rin, no? So, yan ma'am. Paano mo to nakita si ICSA? First time, start ko dito sa Kuwait. Hmm. Nakikita ko na to sa news feed ko. Sa Facebook? Yes. Uh-oh. Then, nauna kong employer, mahirap kasi maano siya. Medyo strict. Strict. Ayan. Okay. Tapos, noong nag-transfer ako, almost 1 year pa ako sa bago kong employer, nagsabi na ako sa kanya, mag-aaral ako. Nagpaalam ka na talaga. Yes, pumayag. At least, di ba? So, paano ka na nakapag-decide na mag-enroll dito sa UK Diploma in Health and Social Care? Before kasi, COVID, bawal mag-out. Siyempre, na-stick na sa bahay ka lang. May 2 hours sa home rest day, yun ang ginagamit ko. Kaya, so, yan is, may ano ka talaga, no? May parang may target ka talaga kung bakit ka nag-enroll sa health and social care. No? Oo naman, kaya, Tagalogan na lang ako. Okay lang yan, no? Noong una kasi, nung dumating ako dito, nag-abroad, walang-wala talaga ako. I mean, mahirap pa ako talaga. Hindi ako nakapagtapos ng college. Hindi. Napag-isip ko, gusto kong magtapos kasi kaya ko nang anuhin yung sarili ko. Then, nung time na nandito na ako, nag-decide na talaga ako. Tapos, yun, pumayag yung employer ko. Nag-away pa yung dalawa kong employer kasi yung lalaki ayaw pumayag. Nung babae naman, pumayag. Ang daming trials na nangyari sa akin noon. Pero kung gusto mo talaga, darating at darating talaga yung pagkakataon na matuloy talaga yung pangarap mo na ito, especially yung magkaroon ng diploma. Yes, especially itong diploma na to. At saka yung confidence ko, ang laki, bumalik lahat. Kaya ko nang makipagsagutan. Pero yun, tama naman. Tama naman. So, yun, no? So, parang na isa rin sa mga factors na nakakatulong sa atin is to build up our self-confidence na rin. Kasi may, nakaya natin, tapusin yung diploma. UK diploma based pa yan, ha? Yes. So, yun, no? Sa ating mga manonood rin, kapwa natin mga OFW, na wala masyadong oras na lumabas o di kaya makapag-aral. Pero, eto, tingnan nyo, si Ma'am Priscilla, nakaya niya. Nakaya niyang pag-budgetin yung oras niya at the same time sa trabaho. So, kailangan lang talaga, ano, no? Porsigido. Porsigido ka at saka yung may pangarap ka na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Yun, ang maganda. Yun, ang maganda. Parang talaga yun yung parang nagbibigay alam sa damdamin mo na ituloy yung pag-aaral mo at saka pag-develop ng sarili. Yes, ayan. Oo. Kasi pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, madali ka nang makahanap ng trabaho. Mas magandang trabaho. At saka hindi na mahirap. Mostly yung mga OFW natin dyan sa iba't ibang bansa. Kung kaya gusto nyo makapag-aral at mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nyo, mag-aral kayo. At yes. Kasi kumbaga parang natutulungan mo yung family mo by developing yourself, no, na mas mataas na opportunity in the future. Yun. Yes. So, ma'am, for sure, yung mga kaklase nyo ngayon sa health and social care is nanonood din sila, yung instructors ninyo or kapwa natin OFW. Ano yung masashare mo sa kanila? Anong ginawa mo? Kung paano mo siya nababudget yung trabaho mo? Kasi sa bahay is 24/7 yung trabaho. Yes, 24/7. Paano mo siya napapagka siya yung trabaho at the same time yung pag-aaral mo? Yung online kasi, madali lang yun ibabudget. Yung mostly sa, kung nasa bahay ka nagtatrabaho, may 3 hours ka talaga mag-rest niyan. At saka yung pag-aaral, hindi naman to everyday. Ningguhan din. Once a week. May ano ka pa. Kung gusto mo talaga, may paraan. Yes, yes. So, kailangan mo talagang, ano, no, disiplina talaga sa sarili kung paano mo siya pag-budgetin yung oras mo. Kasi,
At the same time, kasi syempre, andyan naman talaga yung trabaho. At saka syempre, lahat naman, pagod naman talaga sa trabaho. Kailangan mo lang talagang i-push yung sarili mo na ituloy yung pag-aaral. Tama. Yes. So, yun. Kailangan talagang posibilidad. At saka time management nga, ika ni, ano, ni Miss Griselda. So, for sure, meron ka bang minsay sa kung sino ba yung inspirasyon ninyo dito sa pag-aaral or sa inyong instructor at saka sa inyong kapwang estudyante na tuloy pa yan sa pag-aaral? Kung ako, gusto ko yung proud yung anak ko kahit malayo ako sa kanya, nandito ako sa ibang bansa, naghanap buhay at nakapagtapos gamit yung trabaho ko. Mm-mm. Di lahat na sa Pinas kasi ang hirap. Di kung mostly kung mayaman ka o sa mayaman ka o makapagtapos, paano yung masimpleng buhay lang? Di kailangan mo talaga discard at dedication din. Dedication din sa pag-aaral. Kasi parang yung family natin, sa tulad may anak ka, di ba? Parang sila yung nagbibigay inspirasyon na mas mapabuti yung sarili natin at makapagtulong sa ating mga kamag-ano na sa ating family, lalo na yung anak natin. Tama? Yes. So, yun. So, sa mga nanonood dyan, nakapa natin OFW. So, nangyayalibawa si Ma'am Paiselda, nagbabrowse-browse siya ng newsfeed. Pero doon, napakita yung sign na dito yung ISA na pwede pa natin i-improve yung sarili natin to much better na incoming opportunities. Kasi, syempre, yung trabaho natin, it's not always there, no? So, pwede pa tayong tumaas pa kung ano pang mas magandang opportunity. Tama? So, yan po. Sa mga kapasisante natin dyan na ongoing nag-aaral, kaya nyo rin yan. Baka kayo nasunod na interview namin dito sa ICSA na nakapagtapos na ng inyong credentials. So, yan, no? So, sa mga, nagtatrabaho sa 24/7 yung trabaho, posible pa rin kasi meron tayong available na online class, no? So, kamusta pala, speaking of online class, kamusta naman yung pag-aaral mo sa online class? Sa online class ko, pag-aaral ko, okay naman siya. At least, makinig ka lang sa pinag-aaralan at tinuturo ng teacher mo. Kasi, ganun kasi, maganda kasi sa online class, meron silang recorded class video. Meron. Kasi kapag may na-miss kayong klase, pwedeng-pwede yung i-open sa student portal at saka mag-review, lalo na kung busy kayo sa trabaho, pwede kayong makinig and then later on, pag may pahinga kayo, pwede nyo siyang buksan and then review kayo ng pag-aaral ninyo. Yan ang kinagandaan sa online live interactive class natin. Okay, so yan, congratulations muli kay Ma'am Criselda na natanggap niya na yung kanyang credential and we are wishing you good luck sa next journey and then adventure din sa coming good opportunities din. We're praying for that. So yan, maraming salamat and congratulations Ma'am Criselda. So yan, so maraming salamat din sa ating mga manonood. So, ito is maging silbi yung kwento ni Ma'am Criselda sa kapwa natin mga OFW na na huwag tumigil sa pagkamit ng ating pangarap. Kasi dito lang yung ICSA na magagabay at mag-guide sa inyo na magkaroon ng self-development credential na pwedeng-pwede nyo magamit for job opportunities in the future. So, ayan po. Maraming salamat sa kasama nyo muli, Miss Dean and Miss Criselda, na nagsasabing ICSA, your partner in success. So, see you next time sa mga incoming graduates natin dito sa UK Diploma. So, maraming salamat and God bless you everyone. Bye po. Bye-bye.